Meron na po akong experience sa pagka-career rider. Isa pang reason ay mas marami tayong mailalagay sa ang i-recommend ko pong motor. What's up mga bigan? It's me Jay-Z and we are back here with another moto vlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, pag-uusapan natin kung ano ba yung recommended kong motor sa mga career riders tulad ng Lalamove, Angkas, Grab at marami pang iba. So itong pag-uusapan natin mga bigan ay gagawin lang nating maikli at direct to the point para mas mag-sync in agad sa mga ideas natin itong topic natin ngayon. So yun nga pala no mga bigan, kung gusto nyo magpa-shoutout, i-check nyo lang yung last part ng video na to para malaman nyo yung instruction para masali kayo sa mga shoutouts natin. And then for your information mga bigan, ako po ay nakaranas na maglalamove. Meron na po akong experience sa pagka-career rider. Na-experience ko yung hirap sa biyahe, yung init, yung bigat ng mga dala nating items, traffic, pagod, ngalay, at marami pang iba. So mga bigan, itong ire-recommend kong motor ay base lang po sa experience at opinion ko. Kumbaga, kung hindi ganito yung motor nyo, huwag na kayong magpalit pa ng motor. Kumbaga, kung ano yung meron sa atin, yun na lang yung gamitin natin para mas practical. Pero kung hindi pa kayo nakakabili ng motor at balak nyong mag-career rider tulad ng Lalamove, itong motor na to yung ire-recommend ko. So simulan na natin. Ang ire-recommend ko pong motor ay automatic motorcycle or yung scooter. So bakit scooter? So kanina nabanggit ko na sa haba ng biyahe natin, sa tagal ng biyahe natin, sa init ng panahon, mas makakadagdag pa sa pagod natin kung nagtitimpla tayo ng clutch at cambio. Dagdag pagod pa yun sa paa, sa kamay, lalo na kapag traffic. So, di ba, palagi tayo nagtitimpla ng clutch kapag ganyan. Yun yung number one na reason ko kung bakit scooter yung ire-recommend ko. Isa pang reason ay mas marami tayong mailalagay sa scooter. So, halimbawa, meron tayong top box tulad ng GV box. So, isa na yon. Pangalawa naman, yung insulated box natin. Pangatlo is yung footrest. Mas maraming capacity ang scooter kaysa sa manual. So, kung tatanungin nyo ako kung anong scooter ang mas magandang gamitin, ang number one ko po na ire-recommend ay MIUI 125. So, bakit yon? Kasi, sobrang tipid niya, malakas yung hatak niya, at the same time, meron siyang footrest. Kumbaga kung i-compare natin sa NMAX and Aerox, hindi tayo makakapaglagay ng gamit dun sa paanan natin. Mura din siya sa gas kung i-compare sa NMAX and Aerox kasi 125cc lang siya. At tingin ko tamang-tama lang to para sa biyahe natin kahit meron pa tayong items na karga. Dahil hindi pa ako binibigo ng MIUI 125. So dati nag-business din ako ng itlog. 15 trays ang napagkakasya ko sa motor ko. So, hindi pa rin bumigay yung MIUI natin noon. Kumbaga, mabigat na yun eh. Tapos, mahirap pa i-balance. Tapos, yun nga, naglalamove ako this past few days. Walang kaarte-arte ang MIUI 125. Kayang-kaya niya yung mabibigat na items. Hindi niya ako pinahihirapan na mag-balance. So, nasa sa inyo pa rin, no, mga bigan. Kumbaga, ito yung opinion ko base sa experience ko. So, again, ang i-recommend ko pong motor sa mga career riders ay automatic na motorcycle dahil sobrang convenient niya habang nasa biyahe. At anong brand ba or model ng motor ang i-recommend ko? Walang iba kundi ang MIUI 125. Subok na at hindi ka ipapahiya. Alright? So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is Jay-Z Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.